Target naman ng Agriculture Department na simulan ang paggamit ng bakuna mula Vietnam kontra sa African Swine Fever. Target nito ang libo-libong baboy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbabalik si Clayzel Pardilia. Binigyan na ng Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration ang bakuna kontra African Swine Fever para sa restricted use nito. Ito ang AVAC-ASF vaccine mula sa Vietnam na gagamitin ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry para sa controlled vaccination ng mga baboy. Batay sa una at ikalawang phase ng trial, napatunayan anyang ligtas at epektibo ito. The clinical trials has been undergone for almost a year or 2 years from now. So basically, this has come to the rigorous process of the Food and Drug Administration and it has been proven 100% safe and efficacious. Target ng DA na simulan ang controlled vaccination sa Setyembre. 6,000 baboy ang babakunahan. Unahin ang Batangas at Oriental Mindoro o mga nasa red at pink zone o mga lugar na may kaso ng ASF. Pero gagawin ito ng dahan-dahan at voluntaryo ang pagpapabakuna sa mga alagang baboy. Naglaan na ang DA ng 350 million pesos para sa naturang programa. Sinasabing mas kumakalat ang ASF sa tag-ulan kaya napapanahon niya ang pagbabakuna. Pag bumagyo, aakyat yung patay na baboy, maglolobo. Ang mabigat sa ASF, dekada bago mamatay yung mikrobyo, yung virus na yan. Pag may binaon ka, bumagyo, lahat bubungkalin yan, kakalat na yan sa daan, sa mga biyaheros. Tiwala ang DA na makatutulong ang bakuna kontra ASF sa pagpapasigla ng supply ng baboy at pagpapababa ng presyo. If the vaccine is really effective, definitely malaking epekto yan sa ating production dahil people will now invest again at babalik yung rami, magpaparami ulit tayong swine. So there's a good chance na bababa ang presyo ng pork. Bukod sa pagsugpo sa ASF, binabantayan din ng DA ang bird flu. 3 farms sa Tarlac ang pinaghihinalaang may kaso ng avian influenza. Nagsagawa na ng confirmatory test ang BAI. Wala raw dahilan para maalarma at hindi nakikita ng DA na makakaapekto ito sa presyo ng manok at itlog. Clayzel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.